So ngayon ay dumako naman po tayo sa pang-siyam nating topic, which is the cognitive perspective. And for our introduction, cognitive approach deals with mental processes like memory and problem solving. It is somehow similar to behaviorism as it also concerned with the mental processes. So kapag po sinabi nating cognitive, ito po ay palaging nakakonekta sa salitang cognition. At kapag sinabi naman po natin cognition, ito po ay nangangahulugang process ng pagkuha ng kaalaman na maaari pong sa pamamagitan ng impormasyon na nakukuha po natin sa paaralan or sa kapaligiran at ganun din po mula sa ating pag-aaral. Under po ng cognitive ang tinatawag po nating mental activity or mental process na nabanggit po natin dito sa ating introduction. So yung mga mental process po na yon ay ang thinking, ang understanding, learning and remembering. So nakalagay po sa introduction na it deals with mental process like memory and problem solving. So yung remembering po under po siya ng ating memory and yung remembering po sa Tagalog ay nangangahulugan pong pag-alala o kaya naman po ay ang pagtanda. So next naman po is understanding and thinking. So under po siya ng ating problem solving. Hindi po ba kapag po tayo ay may problema, kailangan po muna natin siyang unawain kung saan po ba siya nagmula, kung ano po ba ang naging ugat. So kapag alam na po natin, dito na po papasok yung ating thinking. So kailangan po nating isipin kung ano ang magandang option ang dapat gawin or kung ano po yung answer na mas makakabuti para sa lahat. So yung pangalawa pong under ng ating introduction is it is somehow similar to behaviorism as it also concerned with the mental process. So gaya nga po nung tinakal natin last time, kapag sinabi po nating behaviorism, ito po ay tungkol sa pagkuha natin ng mga katangian mula po sa paligid natin. At ako po ay naniniwala na nakukuha po natin ang ating behavior sa ating surrounding at dun po sa mga taong nasa paligid natin. Hindi po ba na kapag po sinabi nating learning, kinukonsider po natin siya as cognitive. So next statement po under ng ating introduction is cognitive science is a broad, multidisciplinary term that encompasses both human science of cognitive psychology of artificial intelligence and machine of learning. So kapag po sinabi nating cognitive science, ito po ay ang pag-aaral ng isip at kung paano po mag-isip ang isang tao. So tinawag po siyang multidisciplinary term kasi po dito po sa cognitive science under po niya ay yung philosophy, linguistics, artificial intelligence, computer science, and anthropology. So, ang goal po ng cognitive science ay maintindihan yung human intelligence at kung paano po mag-process yung mind natin sa mga informations na nasa paligid natin and most importantly po ay kung paano yung informations na makaka-apekto sa behavior natin. So, under din po ng ating introduction ay yung how knowledge is acquired, how it is stored, and how it is purposively used. So kapag po cognitive, tumutukoy din po siya sa pananaw, kung paano po nakukuha yung kaalaman, kung paano po nag-i-stay sa isip yung knowledge. So last statement po under ng ating introduction ay it concerned with how information is represented and transformed in the brain. So kagaya nga po ng sinabi ko kanina, cognitive includes mental activities kung saan nagiging po siya ng information doon sa mga napag-aralan po natin week before. So ang example na lamang po nito ay yung mga napag-aralan po natin before Christmas vacation or before Holy Week po. Ang cognitive or ang cognitivism is maaari natin siyang ma-relate sa isang entrepreneur or sa isang businessman. So halimbawa na lamang nito ay yung kung paano ang isang tao or yung isang businessman mag-isip ng mga techniques and strategies na aangkop doon sa kanyang business. Kumbaga ay ipaprocess niya yung nasa utak niya base doon sa mga informations, doon sa mga details, doon sa mga data na nalalaman niya para mas masaayos yung mga techniques na gagamitin niya doon sa kanyang business. Ngayon ay dumako naman po tayo sa Gestalt Theory. So Gestalt is a German word. It means form of configuration. So form sa Tagalog, ibig sabihin po nito ay buo or bumuo. So hindi po ba kapag nagsalita po yung teacher natin ng okay class, form a group. So ang ibig sa po
ibig sabihin po noon ay bumuo. So, configuration naman po, it means po yung arrangement of elements or combination. So, next po is, the focus of Gestalt theory was idea of grouping. Kapag naman po grouping, sa Tagalog po, ito po ay pagsasama-sama, pagbuo, o kaya naman po ay ang maraming tao na magkakasama. So, ngayon po, sa pagpapatuloy po ng ating Gestalt theory ay dumako muna po tayo sa Gestalt theory proponents. So, sino-sino nga po ba ang mga taong involved or developer ng ating Gestalt theory? So, unang-una po ay si Wolfgang Kohler. Siya po ay isang German psychologist and phenomenologist. He born on January 21, 1887 and died on June 11, 1967 at the age of 80. Sunod naman po ay si Max Wertheimer. Isa po siyang Austro-Hungarian psychologist and he born on April 15, 1880 and died on October 12, 1943 at the age of 63. Pangatlong proponent naman po ay si Kurt Kafka. Isa po siyang German psychologist and professor. Pinanganak po siya noong March 17, 1886 and died on November 22, 1941 at the age of 55. Para naman po sa ating tatlong proponents ng ating Gestalt theory, sila po ay naniniwala ng the whole is greater than the sum of its part. Hindi po ba sinabi kanina na ang Gestalt theory ay groupings? So halimbawa na lamang po, magagaling tayong lahat, magagaling ang mga tao, lahat tayo ay may kanya-kanyang ability and skills. Pero hindi po ba na mas maganda yung result or magiging magaling kung pagsasama-samahin natin yung lahat ng kakayahan natin? Magsasama-sama tayong lahat ng tao at bubuo tayo ng isang group. So, ang ibig sabihin lang po noon dun sa paniniwala nila na the whole is greater than the sum of its part is the whole is greater than individual. Mako naman po tayo sa ating Gestalt principles. So, law of organization. Isa po sa mga principles ng ating Gestalt theory ay nagsasabi na educational instruction shall be based on the law of organization. So, according to the Gestalt psychologist, the way we form our perceptions are guided by certain principles or law. So, ibig sabihin po noon, tayo bilang tao, hindi po tayo basta-basta makakapagawa ng mga pananaw or ng opinion nang wala pong pinag-ugatan or wala pong reason. So, these principles or laws determine what we see or make of things or situation. So, unconsciously po, itong pong mga law na ito ay nagiging guide po natin sa pagbuo po natin ng pananaw or ng opinion po towards sa isang bagay. Ngayon, ang next po naman natin ay law of proximity. Elements that are closer together will be perceived as coherent objects. Objects near each other tend to be grouped together. So kapag po nag-search tayo sa Google kung ano po ang ibig sabihin ng proximity, ang lalabas po doon ay lapit in Tagalog. So sabi po dito sa law of proximity, kapag po nakikita natin na magkakadikit ang isang bagay, so ibig sabihin po noon ay isa po silang grupo. So sa slide po na ito ay makikita natin yung halimbawa ng law of proximity. So personally po, ang nakikita ko po rito sa halimbawa ng picture ay dalawang group. Yung isa pong group ay yung tatlo na patayong group at yung isa naman po ay dalawang patayo na group. Pero kung titingnan po natin is pare-parehas lang po sila ng size, ng color, and pare-parehas lang naman po silang bilog. So dahil nga po magkakahiwalay sila at meron po silang space sa pagitan nila, is nakukonclude ko po na dalawa po silang group. So pinapatunayan lang po nito yung idea na kapag po magkakalapit yung mga object ay nakikita po natin sila as a group. So ang next naman po natin ay ang law of similarity. Elements that looks similar we perceive as part of the form. Elements similar to one another tend to be grouped together. So again, kapag tingin po natin Google, similarity, ang sabihin sa Tagalog ay ang kamukha or ang pagkakamukha. So sa law of similarity po, tinitingnan po dito yung mga bagay na kapag nakikita natin na magkamukha, na-conclude daw po natin na sila po ay magkakasama sa isang group or sila po ay magka-group po. So sa slide po na ito ay makikita po natin yung example ng law of similarity. So dito po, ma-observe po natin yung dalawang shape na kapag po meron
dalawang shape. Meron po tayo ditong triangle and meron po tayo ditong circle. So although magkakadikit po yung shape, and personally ang nakikita ko po ay dalawa pong group, which is yung group po ng triangle at yung group po ng circle. Law of closure. We tend to fill the gap or close the figures we perceive. We enclose a space by completing a contour and ignoring gap in the figure. Objects grouped together are seen as whole. So, iha-highlight po or naka-highlight po dito po sa ating PowerPoint ang word na contour. So, hindi po ba sa makeup ang ibig sabihin po ng contour ay ang paglagay po ng forma, or ang kaya naman po ay ang paglagay natin ng shape. Sa slide po ito ay ipapakita ko po ang halimbawa ng law of closure. So dito po sa picture ay may makikita po tayong gap. Pero dahil po sa tatlong circle na nagsisilbi pong contour, is para pong yung gap ay nakakabuo po siya ng isang shape ng triangle. Is law of continuity. Individuals have the tendency to continue contour whenever elements of the pattern establish an implied direction. People tend to draw a good continuous line. So sa slide po na ito, makikita po natin ang law of continuity. So sa picture po, hindi po siya natin makikita as a perfect na curve. Pero dahil nga po nakikita natin siya na tuloy-tuloy po yung bilog, makikita po natin siya as perfect na pa-curve. Prägnanz. So, prägnanz is a German term meaning good figure. This law holds the objects in the environment are seen in a way that makes them appear as simple as possible. So, sa slide po na ito ay ipinapakita po ang halimbawa ng law of prägnanz. So, sa picture po na ito, sa picture na example po ay makikita po natin ang circle, pero dahil po sa spaces at sa tamang pagkaka-arrange po ay nakakabuo po ng isang shape, and sa tingin ko po ay mako-consider ko po siya as a good figure. Law of figure ground. So we tend to attention and see things in the foreground first. Perceptual groupings, which is vital necessity for recognizing objects through vision. So dito po sa picture na ito ay makikita po natin ang example ng law of figure ground. So minsan po nakikita natin yung background sa part ng mismong art. So kung titingnan po natin dito sa halimbawa ng picture, ay kitang-kita po naman natin na plain lamang yung background and nagsisilbi silang part ng art. So sa unang picture po, makikita natin yung dalawang color, which is yung white at yung black. So yung white na color po na background naman ay makikita po natin sila as dalawang mukha po na magkaharap. So yung black naman po ay makikita natin siya bilang baso na nilalagyan po ng kandila. So yung next na halimbawa po ay ganito lang din. Pag pinagbaliktad po yung kulay at yung dalawa pong mukha ay naging kulay black, and yung parang baso naman po ay naging kulay white. Pero ang tanong po sa lahat ng sinabi ko and sa lahat po ng organization, law of organization, paano po kaya natin ito i-apply? Paano natin i-apply yung law of organization sa pag-aaral natin bilang mga estudyante at bilang mga pwede natin siyang i-connect as entrepreneur? Una po, it is useful as behavioral tool as it enables the teacher to channel the pupil's energy into thinking of an item or subject as parts of a whole. So malaking tulong po ito dahil natetrain po natin bilang mga teachers ang skills and abilities ng mga bata. So maganda po na bata pa lang po ay malaman na po agad nila ang kahalagahan ng whole or ng kabuuan. Next is, by thinking of components and breaking down a situation, it enables for a more psychological process to take place, and over time, will broaden our mind into thinking of the sum of the whole rather than just adjust a complete things of situation. So, malaking bagay po na matutunan po ng mga entrepreneur na kapag po nagka-problema sila sa business, is hati-hatiin po muna nila yung problema, pag-isipan po muna nilang mabuti, dahil doon po ay makikita po kung saan po ba nagmula yung problema na kinahaharap po na kanilang business, kung ano po ba talaga yung naging reason, and dahil po doon ay magiging mas accurate po kapag po pinag-isipan ito ng maayos, and magiging maganda po yung result ng problema.